Narito na po ang ating latest update kay Catherine Camilon. Makakamit na ang hustisya sa paggulong ng kaso kaugnay sa kanyang pagkawala. December 19, 2023, nakatakdang dinggin ang unang hearing sa kasong administratibo laban kay Police Major Alan De Castro. Matatanda ang inamin nito na nakipagrelasyon nga siya sa nawawalang beauty queen, kaya naman malakas ang ebidensya laban sa kanya dahil ito ay may asawa na. Samantala, mainit naman na pinag-usapan ngayon ang pagkakadawit ng kanyang legal wife dahil nagsumbong pala si Catherine noon sa kanya tungkol sa pangangabit ng mister. At isa ito sa diniting ng anggulo na baka naghiganti di umano ito kay Catherine dahil sa matinding selos. Lumalabas sa palitan ng mensahe sa pagitan ni Police Major Alan De Castro at Catherine na makikipagkita pala ito sa police araw na mawalang beauty queen sa isang mall sa Batangas, at nakikipaghiwalay na din di umano si Catherine Camilon. Kaya naman lalong nadidiin si Police Major Alan De Castro dahil posibleng hindi matanggap nito ang pakikipag-break ng dalaga sa kanya. Kaya maaari di umanong baka ipinaligpit na ito sa kanyang driver bodyguard na si Jeffrey Magpantay. Si Jepoy o Jeffrey Magpantay ang nakita ng dalawang saksi na bumuhat sa dugo ang katawan ni Catherine. October 12, 2023, inilipat siya sa isa pang sasakyan. Nakita ng dalawang saksi at namukhaan ng driver bodyguard ni Alan De Castro. Kaya naman malaki ang papel dito ni Jeffrey Magpantay dahil siya ang susi sa kinaroroonan ni Catherine Camilon. Dahil dito, inilapit ng pamilya Camilon kay Idol Rapi Tulpo ang kasong ito at nagbigay na rin ng pabuyang nagkakahalaga ng 500,000 pesos sa kung sino man ang makapagbibigay impormasyon sa pinagtataguan ni Jeffrey Magpantay. Dalawang buwan nang nawawalang dalaga at aminado ang pulis na nahihirapan silang malocate ito. At habang tumatagal ang paghahanap sa beauty queen, mas lumiliit ang tsansa nga mahanap pa ito ng buhay. Sana'y matatagpuan ang iyong mga